Yung sa tagal ng panahon na nangarap ka na magkaroon ka rin ng disente na tahanan para sa iyong pamilya. Magandang araw mga ka-dreamers at hangad ko po na sanay na sa mabuti kayong kalagayan saan sulok man kayo ng mundo. At nagbabalik po ang ating channel para magbigay ng isa na namang inspirational story na tsaka ikapupulutan po natin ang aral at inspirasyon sa buhay. Kaya't kung ikaw ay interesado, stay tuned ka lang dyan at pag-usapan po natin ito pagkatapos lang ng ating saglit na intro. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and hit the bell button upang updated ka sa lahat ng ating mga videos. Sa buhay ng tao, hindi natin hawak ang mga pagkakataon at magagandang opportunity sa buhay. Minsan ay dumadaan muna tayo sa mga pagsubok at hirap sa buhay bago natin makamit ang mga minimithi natin. Kagaya na lang ng owner nitong bahay na mahigit 14 years bago sila nakapagpatayo ng kanilang pangarap na bahay. So halina't samahan nyo akong alamin at panoorin po natin ang kanilang pagsisikap bago po nila ito naipundar. Inumpisahan po nila itong gawin noong March 28, 2022. Ito po ay taong kasalukuyan. Ito naman po ay may sukat na 16 by 20 feet. At kung i-convert po natin ito into meter, meron po itong 6.8 meter. At pag-usapan po natin yung mga materyales na ginamit po nila dito. Sa mga hollow blocks, nakagamit po sila dito ng 735 pieces at ito po ay nagkakahalaga ng 11 pesos per piece. So nakagastos po sila dito ng 8,085 pesos. At sa semento, nakagamit naman po sila dito ng 47 bags at nagkakahalaga po ito ng 220 pesos. So dito sa 47 bags, nakagastos sila dito ng 10,340 pesos. So dito naman po tayo sa mga buhangin, nakagamit po sila dito ng 2 load ng dump truck ng buhangin at ito po ay nagkakahalaga ng 2,300 pesos. Sa graba or yung gravel, 2 load po ng mini dump truck ang nagamit nila rito. Disclaimer pala mga ka-dreamers, ang lahat po ng inyong makikita rito at mapapanood ay lahat pong ito ay galing sa owner nitong bahay. Wala po tayo ditong mga idinagdag or ibinawas. Sadyang ang iba ay hindi tugma dahil sa iba't ibang kadahilanan. Lalong-lalo na po sa mga materyales, depende po kasi ito sa lugar kung saan po tayo magpapatayo ng bahay. Minsan naman po ang iba ay nagkakambas po muna ng mga mura sa mga hardware na malapit sa kanila para po medyo makatipid ng kaunti. Ito rin po yung isang paraan para po makatipid tayo, yung magkakambas po muna tayo ng mga materyales bago po tayo bibili. Dahil napakahalaga po ng konting pera na matitipid natin, pwede po kasi natin itong magamit sa ibang bagay. About naman po dito sa mga workers na nakuha nila ma'am, napakalaki po ng natipid nila dito. Dahil lang nakuha po nilang workers ang mismong kuya ni ma'am at ang bunso niyang kapatid. Bali ito po ay pakyawan at nakagastos po sila dito ng 19,000 pesos. Dito po pala sa mga workers mga ka-dreamers, ito po yung isa sa malaking factor na nagpapalaki ng gastos ng pagpapagawa ng bahay. Kaya't kung maaari po ay humanap tayo talaga ng mapagkakatiwalaan at may concern sa may-ari. Isa pa nga po yung dapat ay meron po talaga na tamang nagmamanage ng pagpapagawa ng ating bahay. Wala po tayo sa Pilipinas or meron po tayong trabaho, humanap po tayo na talagang mapagkakatiwalaan. Kagaya po dito sa may-ari ng bahay, meron po talaga siyang kuya na kanyang pinagkatiwalaan sa lahat ng mga materyales. At ito na nga po't makikita natin na nakapag-file na sila ng mga hollow blocks at unti-unti na po itong tumataas. Nakagamit po sila dito ng 735 pieces. So nakagastos sila dito ng 8,085 pesos. Located po pala ang bahay na ito sa Panlinugan, Manat, Davao de Oro, Philippines. Dito po ay provision for 2 rooms, sala, and CR.
Sa mga kwarto po, meron po itong sukat na 8 by 10 feet or meron po itong katumbas na 3 meters by 4 meters. Sa floor plan pala mga ka-dreamers, ang gumawa po nito ay mismong si Sir Ranel. Sa mga bakal o yung mga round bars na nagamit nila, meron po sila rito na 8mm. Ito po ay 56 pieces at nagkakahalaga po ito ng 88 pesos per piece. Ganun po dito sa 10mm, 19 pieces po at ito po ay nagkakahalaga ng 199 pesos. Sa bawat pagpapagawa ng bahay ay mayroon po talaga itong kanya-kanyang story behind kung paano po nila ito naipundar. Nakagaya po nitong owner ng bahay na halos 14 years daw po silang nangarap na makapagpatayo rin sila ng konkretong bahay. Mayroon naman daw po silang lumang bahay ngunit gawa lamang ito sa round tinder at yung bubong daw po nila is trapal lang so sa katagalan ay nasira din. Lahat naman talaga ng magulang ang gusto ay mapabuti ang kalagayan ng pamilya. Kaya titong si Sir Ranel ay ginawa niya ang lahat para makapagtabi at masimulan na ang pinapangarap po nilang bahay. At ito na nga po ang bunga ng kanilang tiyaga, isang konkretong bahay na pwede na po nila itong maipamana rin sa kanilang mga anak. Dito pala sa kanilang mga pintuan mga ka-dreamers, mga DIY ang ginawa ng kanyang kuya. Isa po sa main door, back door at dalawa po sa mga kwarto. At dito naman po sa kanilang mga bintana, mga 6 na piraso po ng mga decorative amakan ang kanilang ginamit. Sa mga trusses, ang mga ginamit naman nila ay mga hardwood na kahoy. At dito po sa kanilang roofing ay mga 27 pieces na mga normal na yero. At ito po ay nagkakahalaga ng 278 pesos per piece. Natapos ang construction ng bahay na ito noong May 15, 2022. Ito po ay may sukat na 47 square meter. At meron po itong dalawang kwarto, kusina, sala at meron po itong maliit na terrace. So dito na po tayo sa pinakaabangan natin na part kung magkano nga ba ang total cost ng ganitong style na bahay. Para if ever man na ganitong design din ang ipapagawa, ay magkaroon po tayo ng idea kung magkano ang magagastos. So umabot lamang po ito ng 85,000 pesos kasama na dito ang labor at materials. Malaki kasi ang natipid dito nila ma'am at sir dahil ang kuya po nila ang gumawa lang dito. Napakasarap po talaga sa pakiramdam na nakikita po natin yung mga pinagpapaguran po natin. Lalong-lalo na po yung pagkakaroon ng sariling tahanan. Dahil napakahalaga po talaga ng magkaroon ng permanenteng tahanan sa panahon ngayon. Dahil sa taas po ng mga bilihin, napakahirap po nang nagre-renta ka pa, isa pa ito sa iisipin mo sa araw-araw. Sana ka-dreamers ay isa ito rin sa goal mo sa buhay, yung pagkakaroon ng permanenteng tahanan balang araw. So paano ka-dreamers? Magkita-kita na naman po tayo sa susunod na ating mga videos. At bago pong lahat, i-shoutout ko lang po muna sina Christina Binoya Vlog at kay Canali Family Vlog. Ka-dreamers, kung gusto mo rin pong ma-shoutout, pag-comment ka dyan po sa comment section at i-shoutout kita sa ating susunod na videos. Keep safe and God bless mga ka-dreamers!